Aminado ang Department of Labor and Employment na nananatiling hamon sa mga Pilipino ang underemployment. Isa yan sa mga layong tugunan ng binubuong job placement office kung saan mahahanapan ng trabaho ang mga nagsipagtapos ng naayon sa kanilang kakayahan. Nakatutok si JP Soriano. Gagraduate na sa susunod na taon sa kursong Information Technology si Ishii. Dahil alam ni Ishii ang hirap ng paghahanap ng trabaho, ngayon pa lang daw sinusubukan na niyang magtingin-tingin ng job opening sa ilang kumpanya. Bukod sa mga naunang graduate na may katulad niyang kurso na wala pa rin trabaho, ang isa pang iniisip ni Ishii. Sumabay pa po yung AI na parang pumapalit na po sa mga tao na magtrabaho. Batid daw ng Labor Department na isa ang pagsulpot at paglawak ng Artificial Intelligence o AI sa mga posibleng maging dahilan para mabawasan ang trabaho ng mga IT at maging BPO o call center operator sa Pilipinas. Pero ayon kay Secretary Bienvenido Laguesma, sa halip na hamon, dapat daw tignan ng AI bilang pagkakataon para makabuo ng ibang uri ng trabaho. Ang mahalaga raw, handa ang mga Pilipino na muling mag-aral ng bagong kaalaman. Isang halimbawa raw dito ang mga kursong may kinalaman sa information technology na maaaring ialok ng libre ng TESDA. Merong kasamang mawawala, merong magkakaroon, kaya nga very important na ma-project natin. Sa pinakahuling datos mula sa Philippine Statistics Authority, bahagyang tumaas ang unemployment rate o bilang ng mga walang trabaho. Mula sa 3.7% noong Setyembre, tumaas ang unemployment rate sa bansa sa 3.9% nitong Oktubre. Tumaas din ang underemployment rate o yung mga may trabaho nga pero di sapat ang kita o hindi sakto ang bigat ng trabaho sa kinikita at benepisyo. Ayon sa PSA, isa sa pangunahing dahilan niyan ay ang sunod-sunod na pananalasa ng bagyo noong Oktubre. Ayon sa DOLE, ang underemployment, isa rin sa mga nananatiling hamon sa mga Pilipino. Ang accounting graduate nga na si Gian, nakahanap ng trabaho pagka-graduate pero plano pa rin maghanap ng trabaho sa ibang bansa. Mahirap din po yung paghanap ng work dito, then mas malaki rin po yung sahod dun sa ibang bansa. Hindi raw mapipigilan ang mga gaya ni Gian na maghanap ng trabaho sa ibang bansa. Pero sa pamamagitan daw ng mga binubuong Job Placement Office o JPO, gaya ng inilunsad ngayon dito sa University of the Philippines, mahahanapan ng trabaho ang mga nagsipagtapos ng naaayod sa kanilang kakayahan at kaya pang gawin. A better match would help, no, in their employment. And the most important, scholar ng bayan ito, mas gusto natin dito sila magtatrabaho sa Pilipinas. Ayon sa DOLE, base raw sa key employment generators para sa mga susunod na taon, ang mga in-demand jobs ay manggagaling sa mga industriyang may kinalaman pa rin sa manufacturing, agriculture, transport and logistics, tourism, construction, healthcare, creative industries, education, at information and technology. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras.